Init na init ka na ba? Naunahan ka na naman sa discussion room? Natakot ka rin ba nung nakaraang lindol? Are we too old for you? We heard you! Makaraan ng mahigit kalahating siglo matapos itatag ang Gonzalez Hall sa pangunguna ng mga kasalukuyang administrador ng ating universidad na sina President Danilo Concepcion, Chancellor Michael Tan, Vice Chancellor for Academic Affairs Evangeline Amor, at University Librarian Chito Angeles, ito ay may isasaayos na rin sa wakas. Bago pa man pumutok ang ikalawang digmaang pandaigdig, mayroon ng plano na ilipat ang campus mula Ermita, Maynila patungong Diliman sa lungsod Quezon. Naging hudyat ng paglipat ang pag-aproba ng 135 million pesos na war reparations ng Kongreso ng Amerika para sa Universidad ng Pilipinas. Kabilang sa mga unang gusaling na itayo sa Diliman ay ang Main Library Building. Sinimulan ng Pedro Siochi and Company ang konstruksyon nito noong 1949 sa pangunguna ng nooy campus architect na si Vicente Cinco at natapos ito noong 1950. Ang Gonzalez Hall ay dinisenyo ng pambansang alagad ng sining na si Juan F. Nakpil. Kabilang sa kanyang mga tanyag na disenyo ay ang Manila Jockey Club, ang Quiapo Church at ang Quezon Hall na mas kilala bilang UP Administration Building. Ang Main Library Building ay pinangalan ng Gonzalez Hall noong 1963 bilang pagkilala sa dating Pangulo ng Universidad na si Bienvenido Maria Gonzalez at ang kanyang mahalagang kontribusyon sa pangunguna na mailipat ang UP campus sa Diliman. Kasalukuyang nananahan rito ang UP Diliman Main Library, ang Bulwagan ng Dangal at ang School of Library and Information Studies. Nakalagak rin dito ang mahigit 280,000 volumes ng print books at non-book collection, kabilang ang mga personal papers, thesis and dissertations, serials collection, multimedia collection, at artworks. Niluma na ng panahon at nang nilalaman nito ang Gonzalez Hall. Ika nga namin sa library, long overdue na ang pagsasaayos nito. Pero hindi nga ba't walang tamang oras kundi ngayon? Ano ang mga aasahan nating pagbabago dito? Ang proyekto na ito ay nagsimula pa noong 2015 pa. Inaalala ko pa, nagkaroon kami ng meeting dating pangulo ng universidad, si Alfredo E. Pascual. Malaking tulong din sa project na ito yung Vice President for Development, si Tetuira de Zamora. Sa mga opisina naman dito sa loob ng Diliman, based on office of the campus architect na pinamumunuan ngayon, si Architect Mark Morales. Kasama din natin sa project na ito ang DPWH dahil sila ang namamahala sa implementation naman ng project. Retrofitting work is mainly focuses on the structural part of the building. Tagal na ito, building na ito. So, may mga kailangan i-upgrade na structurally. Then, yung renovation na part, talagang overdue na itong Gonzalez Hall. At maraming users na nakikinaba sana. At it would be nice to have substantial renovation for the entire building para mas mapakinabangan mas marami. Juan Nakpil is a national artist na nag-design itong building originally. We are very sensitive for the architectural part of the building. We are not allowed to do any modifications without the informing NCCA, without their approval. Pero yung proposed design namin, na-approve naman nila. For the construction, the minimum target or goal is 2 years. Of course, may possibility, we don't, ano yung possibility na makumabot ng 3 years. Since this is a traditional library, it's geared towards learning commons na eh. So this means more collaborative spaces and more flexible spaces for the students to study. And we also consider the use of technology, syempre. So like the location of more outlets or
flexible spaces na they can just use their laptops. Marami tayong i-expect na pagbabago. In terms of dun sa building, sa fasad walang masyadong babagutin. So, simple. Pero sa interiors, marami tayong babagutin. Pero ang importanteng aspect dun is yung modern features na i-introduce natin dito sa renovated na main library. So, meron tayong mga services na i-introduce na bago, gaya ng, for instance, mula sa traditional library or classic, mumove tayo sa tinatawag naman na learning commons na concept ng isang library. Ang idea niya is to support both yung learning styles ng individuals and groups. Meron pa rin spaces para sa individual learners. Meron din tayong mga spaces for groups that will support yung mga collaborative learning. So, meron tayong collaborative workstations, discussion rooms, nag-introduce tayo ng maker spaces, meron ding mga creative laboratory. Itong mga learning spaces na to ay ideal for groups, no? So, mga students working in a project or mga faculty members na gusto rin mag-work with the students. So, ilan yun sa mga pagbabago. May mga services din tayo na-introduce. Halimbawa, mga self-service counters like yung for borrowings, meron tayo self-service terminals. Meron din tayong mga rooms na hindi na kailangan ng staff na magbabantay. Basically, automated yung system. Kailangan na natin ng ID, which is a smart card ID to enter facilities like yung discussion rooms, training rooms, or yung maker spaces. And then, of course, pagpasok pa lang dun sa mga reading areas, gagamit na tayo ng smart cards para makapag-access tayo sa mga rooms. So, ilan lang yan sa mga i-automate natin as part of the modernization ng main library building. Matagal-tagal rin ang 2 taon. Marahil marami tayong pangamba at mga inaasahan bilang miyembro ng UP community. I'm happy na napagtuunan nila yung library natin kasi there's so many priceless books there and I'm excited na it's gonna be improved and hopefully it's gonna be fireproof and then the knowledge there will be safe. Para sa akin, mahalagang hakbang to para sa pagsulong ng ating panitikan at wika. Malungkot, syempre, dahil dati accessible lahat ng materials na gagamitin ko para sa research namin, ganun lahat. Karamihan po ng mga materials na kailangan namin sa research ay nandito sa mainland. So, iniisip ko rin na mabuti yun para madaling mas mabuting ma-maintain yung mga materials na magagamit pa po ng mga future na researchers. Main Lab is one of the more fire-prone areas dito sa UP Diliman. So, I wouldn't mind. And even if it's for the better naman, para sa ikaliligtas ng students. So, why not? Kailangan din po kasi talaga niya para po ma-preserve palalo yung nandun. So, okay lang naman po. Pero siguro, may big adjustment lang sa students, pero kakayanin. Sa bahagi naman ng mga administrador ng ating universidad. Nasa panahon tayo ngayon na maraming pagbabago. Sana ay appreciate nila. Maintindihan din na tuwing merong pagbabago, pagmaman siya o revolusyon, eh maraming kailangan isakripisyo. Para nito, medyo convenient para sa mga tao na lilipad sila at mabalik karang ilang buwan. Sana ay itigay nila yun. Yung panikailan naman natin ay mapaayos ng universidad. I hope that your community will appreciate whatever the UP Diliman will give after the construction of the renovation of the Gonzalez Hall. It faced many challenges, of course, budget constraints. We will do our best to deliver what was promised and to cater to the needs of the students, faculty, not just for this entire era, but for other generations. And of course, to honor the architect of the national artist of this building. I hope they will appreciate the process of how we will renovate and restore the beauty niya since it was built. But not just, you know, restoring or copying how Juan Nakpil intended it to be, but of course, designing it in such a way na mag-keep up with the current times. Of course, the needs of the users changes over time, so how it will cater with the needs of the UP community and also for the public
and for the other generation as well. Continue to support the main library projects para sa administration. Sa mga users naman, yun nga, as I mentioned, expect a lot of changes in the next 2 to 3 years. Ang Gonzalez Hall. Sa humigit kumulang 70 taon ng kanyang pagkakatatag, hindi na marahil mabilang ang mga mag-aaral, guro at individual mula sa iba't ibang panig ng lipunan ang yumapak dito. Ilang libong malikhain, mapanuri at makabagong mga kakayahan ang hininang ng bulwagang ito. Maraming pagkakataon din na tayo ay nagkubli sa kanyang mga silid at puwang upang palakasin ang ating mga kaisipan at malagpasan ang ating mga pagkatalo. Ang mga haligi nito ang nakasaksi sa pagpupunyagi natin sa buhay at ang mga dingding naman ito marahil ang nakadinig sa mga panalangin minsan nating ibinulong para makamtan ang ating mga pangarap. Sa kumpas ng paghihintay, takapin natin ang pag-asa ng pagkakaroon ng isang aklatan ng makabagong panahon. Nang sa muling pagbubukas ng kanyang mga lagusan, muli tayong makasilong sa mga mas pinatatag niyang atip at pundasyon. We may be at the crossroads now, but we are definitely shifting to higher ground.